Magandang magandang gabi po sa ating mga kabayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ito po muli si Attorney Marian R. Santiago dito sa ating regular Saturday program na ako ay Pilipino. At ngayong gabi ay magre-reminis tayo ng mga nakaraan sa aming mga kasamahang nagtapos o pumasok sa Philippine Military Academy. At ganyan din, ito ay bago tayo sa ating main topic na political dynasties. At ang ating forthcoming May 9 national elections. Muli, at gaya ng dati, ang ating pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-iliw, kaya sa sinahanan, alam ng puso sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sa nagatak, tutok sa simoy at sa langit mo pangaw, ay hinatang tulakawin sa pagkaya minamahal. Ang isang kapatawa ko'y tagong ay nanaginigil. At ngayon naman ang ating laging dinarasal, ang aming dalangin doon sa Philippine Military Academy. At ito ay aking babasahin para sa ating lahat sapagkat ito pong panalangin na ito, bagamat napakahaba, ay halos very encompassing sa ating buhay. At ito po ang cadet's prayer. Grant us, O God, that we may worship Thee through the utmost of faith and the limits of truth, and suffer us not to fail to see the light of our true religion. Guide us that we may live this life to the fullest, in devotion to Thee, in service to humanity and country, and in the realization of our true self. Let the light of Thy divine wisdom direct us to a firm resolve to live up at all times to the creeds of our institution, and teach us never to fail to measure up to ideals of the professions we have chosen through life to follow. Make us do or think or say of others that which we want done or thought or said of us. Help us to live each day in the passing years, in useful efforts that our lives may be spent in accord with the pattern of our creeds, the true, the noble, and the high. Give us that honest purpose in life which seeks fair deal with everyone and spurns all forms of hypocrisy that will enkindle our fighting faith and smoother
and smoother all seeds of cowardice and fear in our hearts. The loyalty to our principles that places all issues above personal considerations and shuns compromise with vice and injustice. Strengthen our hearts with fortitude that we may discipline our lives to trail the difficult paths rather than to stray on the easier ways. Teach us to aspire above the levels of common lives and help us to see all things in their true light, that we may guard against the frivolity in the sacred things of life, even as we may enjoy in pure laughter its many delights. Teach us to make our play in every game, whether in mere sports or in life's mightier struggle, one where our desire to win is second only to our love of the game itself, where we triumph as considerate victors or lose with grace and determined will to win. Endow our hearts with kindness, that we may sympathize with those who sorrow and suffer. Unite us in friendship with all and help us share the merriment of those with cheerful countenance, that we may partake of their joy, all of which we ask with faith to the everlastingness of thy fount of grace to all men. Amen. And a special prayer for our forthcoming national elections. God, give us men. A time like this demands strong minds, great hearts, true faith, and ready hands. Men whom the lust of office does not kill. Men whom the spoils of office cannot buy. Men who possess opinions and a will. Men who have honor. Men who will not lie. Men who can stand before a demagogue and down his treacherous flatteries without winking. Tall men, sun-crowned, who live above the park, in public duty and in private thinking. For while they rubble with a tongue-sworn creed, their large professions and their little deeds mingle in selfish strife, low freedom whips, wrong rules the land, and waiting justice sleeps. That is a poem that I heard from one of our guest speakers at PME when I was a young cadet, a first-year cadet, a plebe. And that struck my mind, and up to this day, I still wanted that prayer. Okay? So, ngayon pong gabi, gusto natin na iriminis yung, yun po kasi kahapon po, April 1, ito po ay ang pagpasok ng lahat ng batches ng PMA. Yung April 1 ang unang pagpunta namin sa Philippine Military Academy at ito po yung paborito ng lahat ng mga kadete kapag ka niririminis yung pagka niririminis yung ating buhay pagpasok sa PMA. Kasi sa PMA po, meron tayong tinatawag na reception day. Yun ang first day na kami ay sasalubungin at doon magsisimula ang aalis sa amin ang aming mga civilian antics na tinatawag yung mga karakter namin sa labas. At biglaan, merong more than one month na beast barracks. Na ito, beast barracks talagang medyo pahirapan ito. No? Kaya yung kaya po itong pagka nag-beast barracks na, medyo matutulirok eh. At makikita niyo to doon sa ipakikita kong video at kanta na paborito na aming mga kadete pagka naging kadete pagka niririminis o inaalala namin ang aming magdaan o ang aming kabataan mula sa pagiging civilian at kami ay kinumbert dahan-dahan sa pagiging
leaders of men, kung tawagin, no? So ito po yun. Ito ay tinatawag ng plebe song. At yan po ay dedicated natin sa lahat ng mga pumasok, whether nagtapos o hindi, sa Philippine Military Academy. Yan po ang primary institution natin ng leadership dito sa Pilipinas. At binabati ko po ang lahat ng classes ng Philippine Military Academy sa pagdiriwang ng kani-kanilang araw ng pagpasok sa PMA. At of course, doon sa PMA, may mga sayawan din. Yung iba ay nagkaroon ng mga girlfriends, napangasawa nila. Yung iba naman nagkaroon ng girlfriends, hindi nakatuloy yan. Pero lahat ng mga naging girlfriend ng PMA cadet, ang tawag sa kanila ay cadet girl. Sila po yung punta bagay mga drug partners sa sayaman. Kaya, para sa aming mga naging girlfriend, to all the girls we love before, no, kami mga kadete, ito lang po, at yung iba ay nakatuluyan, yung iba naman ay hindi, ito naman po yun, ito yung kanta para sa aming mga girlfriends at eventually naging mga may bahay. Thank you.
Magkasunod na awitin ang Kated Girl, ang clip song at ang Kated Girl. Tulad ng sinabi ko, yung pong clip song ang aming hindi malilimutang kanta sapagkat halos lahat ng batches ng mga klase sa Philippine Military Academy ay pumasok noong April 1. 19 kanya-kanyang classes no April 1 ang pasok at yun ang reception na panood nyo kanina at yan eh meron pa mga ibang classes bumabalik sa PNA pagka April 1 at nag re-in up noong kanilang reception kahit matatanda na talagang very fond memories ng aming mga brotherhood at pagkatapos, nagtutuloy sa aming training. Marami, may most of the graduates, majority ay nag-stay doon sa aming motto ng courage, integrity, at loyalty. Mga virtues na talagang in-emphasize sa Philippine Military Academy, especially yung integrity. Merong iba na somewhere along the line, they went astray. Pero ang masisiguro ko sa ating mga kaibigan, mga kababayan, na ang mga graduates ng PMA ay inyong maaasahan. In general, lahat sila. Yun lamang po ang maipapangako namin sa ating mga kababayan sapagkat siguro sa ating lahat, kami yung pag lumabas sa portals ng Port del Pilar, ay sinasabi namin ang kalahati ng aming ang isa namin pa ay para nasa hukay ng libingan. So, we are the frontliners pagdating sa pagtatanggol sa suberenya at katahimikan ng ating bansa. At hindi ilan ang mga nagbuwis ng buhay at sila ay ating inaalala sa panahon na tayo ay nagsasaya sapagkat ang ating kaligayahan, not because I am a graduate of the Philippine Military Academy, ang ating kasayahan habang tayo ay nagdiriwang ng kahit anong okasyon doon sa mga front lines, doon sa mga malayong lugar ay naroon ang ating mga sundalo, mga opisyal upang panatilihin ligtas ang ating mamamayan. So habang tayo po ay natutulog ng mahimbing ang mga kawal natin ng salatahang lakas, maging official man o mga sundalo, ay naroon at hindi natutulog, nakabantay lagi para masigurong tayo ay natutulog ng mahimbing.
Yun po. At nais ko tuloy batingin ang mga miyembro ng Advocates for National Interest na kinapibilangan na General Ramon Parolan, si General Nestor Divilla, at marami pang mga ibang mga at ang aming chairman, si General Ed Dan, at ito ay kinabibilangan ng ilang mga opisyal na naging kung hindi man chief staff ay nagsilbi bilang mga civilian administrators na ating pamahalaan. So sila yung doon po sa group namin sa Advocates for National Interest ay tinitingnan namin ano ba ang talagang pangailangan ng ating bayan. Ano po ang mga issues na kailangan sa national interest at aming nakita na tayo ay kailangan na ilabas ang ating lahat ng sentimiento sapagkat ang May 9 national elections ay isang napaka importante na event, isang importanting pangyayari dito sa ating buhay. Kaya yung iba, ang sinasabi ko nga sa iba, hindi kayong dapat nag-aaway-aaway. Iboto ninyo ang inyong konsensya. Pero, bigyan natin, nagtatakapto sa iba eh. Sabi nila, itong grupo natin, apolitikan. Pero tandaan po natin, as long as ating grupo ay nagsasama-sama, hindi sinisira ang opinyon ng iba, libre tayo na sabihin kung ano ating nais. Sabihin, kung meron tayong kandidatong gusto, okay lang yun. Huwag nating bigyan ng o sirahan yung mga ibang kandidato, pero ilabas natin ang mabuti sa ating sariling mga pinipili upang sila ay ating mamuro sa atin. Alam po ninyo ang ating iboboto sa May 9, 2022, lalo na sa mga national officials, ay ayon na taong kukontrolin ang pagpapalakad ng ating pamahalaan, ayon na taong kukontrolin ang ating buhay, kaya lagi ko sinasabi-sabi sa mga kasama, sa mga kaibigan, kahit na mga strangers, na ang inyong boto, kais-isang boto, ay panagla sa kais-isang boto ng pinakamayaman at pinaka pangyarihang tao sa Pilipinas. Dito lamang tumatubla ang mahihirap, pero nakakalikos isipin na ang ating mahihirap ay ginagamit laban sa kanila ang kanilang kahirapan at sila naman ay pinipilit na yung sumunod doon sa mga taong gumagamit sa kanila. Sabi nga ni Senator Ping Lacso noon, ang mga magnanakaw namimili ng nanakawan. Pero tayong mga ignorante, nabutante, hindi na natin alam na tayo ginagamit, kaya tayo ang namimili kung sino magnanakaw sa atin. So, alimutan po natin yung iboto natin ang ating konsensya. Piliin ang talagang mahusay na tao sapagkat ang pansamantalang ibibigay sa ating 500 piso, 3 kilo o 5 kilo bigas, ito ay papalitan ng paghihirap natin ng 6 na taon at sa mga susunod pang mga taon. Kaya dapat malaya tayong magsabi sa ating, yung mga social groups, dapat meron din tayong social relevance. Hindi lamang yung happy-happy sapagkat tayo ay dapat makatulong
sa pag-ulan nitong barasal ng Pilipinas. So, yun po ang aking inuulit-ulit, yung ating boto, yung ating kahit sa isang boto. Gamitin natin ng maayos. Okay. So, at the same time, ngayon ay gusto kong o nagsabi ko na nga pala o si, ano, si yung aming ani at Advocates for National Interest. Kami po ay dalawang po lamang. Ineliminate po namin sa dalawang po ang miyembro nito. At ang principal na qualification ay yun lamang mga taong napunta sa mataas na posisyon, hindi lamang sa milita, kundi maging sa civilian offices. At ito ay talaga nagkaroon din kami ng pag-iisip, nagkaroon kami ng discussion. Dapat ba na Advocates for National Interest ay magkaroon ng posisyon kung sino ang pipiliin Pangulo sa darating na halaran. Sapagkat kami po ay nag-umpisa na talaga ang apolitical at ang aming sinasabi, ang laging nasa isip namin ay ang pinakamataas na interest ng ating bayan. At sa aming pag-uusap-usap ay naisip na din namin na meron pa bang higit na national interest kundi ang pagpili ng Pangulo na siyang karapat-dapat dito sa Pilipinas. Yun ang highest national interest natin sapagkat ang Pangulo ang magdidikta ng ating foreign policy, ang Pangulo ang magdidikta ng ating mga development projects, ang Pangulo ang magdidikta kung anong pondo ang gagastahin. Bagamat ito ay inaprubahan ng Kongreso, ang Pangulo lamang ang may karapatan na mag-release ng mga budget na yan. Kaya po, napagkaisahan namin na si Senator Ping Lacson ang aming pipiliin upang gawing kandidato na siyang magiging tugon sa talagang pangangailangan natin sa ating national interest. Hindi na po tayo dapat magpaligoy-ligoy. Sabi ko na sa inyo na alam natin lahat ang katangian ni Senador Ping Lacson sapagkat noong siya ay maging, siya po'y anak ng GP driver. Lahat siya nagsasabi sila ay galing sa mahirap. Pero si Senador Ping Lacson, kahit minsan hindi niya sinabi, hindi niya ginamit ang pagiging anak niya ng GP driver. Sinabi niya lamang yun as a backgrounder. Pero hindi niya iuulit-ulit na siya ay anak ng GP driver at anak ng isang nagtitinda ng tela sa palengke. Pero siguro kaya yung ibang mga drivers hindi nila na-realize. Bakit nga ba noong si Senator Ping Lacson ay naging GPNP? Isa sa mga ginawa niya yung pagbabawal ng mga cotton cups. Si Senator Ping Lacson lamang ang nagpagawa na noong siya ay GPNP, kahit sinong opisyal, kahit PMA graduate o hindi, inutusan niya, isuholin ninyo ang mga na-recovered na car na vehicles. Dapat huwag ninyong ginagamit dyan. Pagkat nagkaroon po ng panahon ang mga na-recover na car na vehicles, hindi na nasusuli sa may-ari o sa insurance. Ito po'y ginagamit ng mga ilang opisyal na ating kapulisan. Pero nung maupo si Senator Ping Lacson bilang GPNP, ay pinasuli niya yan. At napuno ang Camp Crape Parade Ground ng car na recovered car na vehicles. Ang iba nag-iwan ng mga ginagamit nila sa sakyan sa highway, sa EDSA, at doon na lang pinupunod yung mga sasakyan na yan sa takot nila kay General Ping Lacson. At si General Ping Lacson ang nag- di ba, nung nakita natin, basta nakita natin ang isang pulis na
malaki yan dyan. Ang sabi rin natin, matakaw yan. So, si Senator Ping Lacson o GPNP, binigyan niya ng limit ang waistline ng lahat ng pulis ng opisyal o kapulisan man, 34 inches. At kung hindi mo mapaliit ang iyong tiyan o ang iyong baywang sa 34 inches, wala kang assignment doon ka sa training camp. Yun po ang disiplina ni Senator Ping Lacson. At nasabi ko na rin ito, alam natin ito eh. Noong na-snatch ang cellphone ng aking may bahay dyan sa Pamatsili, malapit sa toll gate na North Expressway sa Balintawa, nakausap ko ang isang mababang opisyal ng kapulisan at tinanong ko siya, kumusta ang pagpapalakad ni Senator Ping Lacson, ni General Ping Lacson? Ay, naku sir, sabi niya. Si Ping Lacson, si Chipo, si GPNP, ay nakakarating dito sa aming attachment ang mga pondo ng headquarters. Alam niyo ang practice, ako ho ay galing sa Philippine Corps sa Bulari na siyang naging Philippine National Police. Ang practice noong una, kung nandun pa sa detachment, eh bahala ka dun sa buhay mo, lalo kung maganda ang assignment mo. O, ikaw na ang bahala magpaganda ng headquarters mo, ikaw na ang bahala sa lahat ng gagastusin mo. At minsan pa, may toka ka pa na magdadala. May perang akyat sa headquarters. Lahat na ito natin, hindi naman sa Senator Ping Lacson lang. Meron din ba? Pero noong si General Ping Lacson talagang ito, hindi po pwedeng hindi ka sumunod sapagkat si Senator Ping Lacson o si General Ping Lacson hindi tumatanggap kahit anong lagay. At alam na natin na sa kanyang pagiging provincial commander ng tatlong lalawigan dito sa Pilipinas, wala siyang tinanggap na anumang pera na galing sa wedding. Tinanggihan niya ang mga pera ibibigay ng mga gambling lords. At ito na rin ang narinig na natin ito. Sinabi nga niya noong sabi ni President Era na maripayagin ang gambling wedding. Kasi sinabi niya, sir, pakalaya ka masira. At totoo naman na yun na nakasira kay Pangulo Era Estrada. So, alam natin lahat dito ng mga bagay ito. At nasabi ko noong nakaraan na si Senator Ping Lacson ay babalansin niya kung anong ginawa niya na yung pera ng General Headquarters ng Philippine National Police ay pinababa niya. Ganun din ang kanyang gagawin sa ating mga mahihirap na probinsya at lalawigan at munisipalidad. Ang mas mahirap na kukunti lang internal revenue allotment ay bibigyan ng mas malaking porto para makakash up, may sarili silang project sa national development. At yun ang gusto niya pagbalansin para sabay-sabay na umakat ang lahat ng mga probinsya, ang lahat ng mga bayan o municipalidad. So let us leave at that part. Dahil yung iba nila alam eh, na si Senator Ping Lacson pala ang author ng National ID. Yung National ID na importante para sa ating lahat. Alam niyo, yung umpisa ng National ID nung ako'y nakaupo bilang BLT o LTO director o assistant secretary. Kaya ang umpisa, ang mga driver's license niyo, yung ititignan, ay puro permanent ang inyong number. Kami po ang nauna niya, kami subsystem noon ng National ID. Pero it took from 1981 hanggang 2021. Kung ano, 1981 to 2021, 40 years. At si Senator Ping Lacson nakapag-implement ng national, ang nakapagpasa ng national ID system. So tingnan natin ang kompasyon niya. Siya rin ang nag-propose na
pre-irrigation para sa ating mga magsasaka. At narinig ko rin ang kanyang pangako na unti-unti ay itataas ang sweldo na inumpisahan nito ng nurses at teachers at i-stagger ito at para sa susunod na taon, ilang taon na siya manunukulat ay makakatch up itong mga sundalo, mga teachers at nurses sa sweldo ng mga sundalo. Yun po ang ganyan accomplishments. Ngayon, nasabi ko na tayo ay nagagamit mga kabayan. Sa ilang taong 1987, sinabi ng 1987 Constitution na kailangan maalis ang mga political dynasties. Ang mga political dynasties mo natin, ang siyang kumukontrol, ang ilan-ilan ng mga tao na nasa politika, ang kakakontrol sa pagpapalakad ng ating bansa. Ngayon, ang nasa Constitution, kailangan at sabi ng matas, alisin ang political dynasty o i-treat itong political dynasty, tingnan ang problema ang ginagawa nito at iniwan sa ating mga mababatas, iniwan sa ating mga mababatas ang pagpapasa ng batas upang mapigil ang political dynasty. So from 1987, okay, that's 23 years plus another 22 years, 45 years ago, sinabi na kailangan mawala na ang political dynasty. Pero ano nangyari? Hindi matuloy, hindi maalis ang political dynasty dahil nga ang nagkukontrol ng ating politika ay mismong produkto at mismong mga mayroong sarili dynasty. So, ang nangyayari sa Pilipinas, mula 1965 hanggang sa ngayon, walang nangyayaring pagbabago. Mahirap rin tayo, lalo nga ngayon, lalo pa ngayon mapatapos na ang termino ni Pangulong Duterte, ang pakiramdam natin, okay tayo kumisan. Pero ang rating sa atin sa buong mundo, kulela tayo sa lahat. Kulela ang ekonomiya, kulela ang pag-responde sa COVID-19, kulela pati sa ating kooperasyon sa lahat ng bansa. Kaya pa tayo matututo, mga kababayan. Kaya pa natin gagamitin ang konsensya upang ang mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang buhay, magandang pamuhaan, sila po ay kinakailangan natin pagkulang ng pansin. Sila po ang dapat natin isipin habang tayo bumoboto. At meron akong naalala, sabi ganon, pagka ikaw daw ay pumunta doon sa presinto, pagpunta ka sa presinto para bumoto, ang isipin mo bago ka magsulat ng iyong iboboto ay ang iyong mga anak, ang iyong mga apo. Huwag mong isipin ang iyong sarili. Huwag mong isipin ang binigay sa iyo 500 piso o 1,000 piso. Huwag mong isipin ang ilang kilong bigas na inyong natanggap sapagkat yung ilang kilong bigas na yun, tunaw na naitain nyo na yun. Ha? Kaya, mabago na yung bigas na yun. Mabago na. So, yun lang natin isipin, mga kababayan. Ngayon, tingnan natin, ano ba ang nangyayari dito sa atin? Nagtataka ako,
Kailangan sabihin ko na ito eh. Yung ating mga kababayan, yung mga politiko na namimili ng boto. So, isipin ninyo sa dami natin, eh, binibili nila yung boto. At dami ko na-interview mga palang riders, ha? Mga riders dito sa Miami, eh, kung gusto na, i-post ko to eh. Kung gusto ninyo mag-verify, pumunta kayo dito sa tabi ng entrada ng aming maliit na compound ng townhouses dito sa EDSA. Ang interesado, bilhin ko i-text. Abangan niyo yung mga riders. May mga ID ng lahat ng kandidato. May ID ni BBM, may ID ni Lenny, may ID ng mga motor. Sila pala eh, for hire. Kung kailangan mo nang dadalo doon sa rally, meron silang grupo. At kung kahit kanino, bayan kayo. Negosyo nila ito ngayon eh. Meron silang grupo. Eh, yun eh. Ito, person, information. Kaya, pagka gusto lang ninyong malaman nito, eh, minsan, magabang kayo dito ng riders. Kasi sa harap noong aming kumpa, merong pwesto ng pagkain. Nandiyan, diyan kumakain yung MMD, diyan kumakain LDO, diyan kumakain yung bar riders, yung GP driver. Diyan sila lahat, nagkukumpul-kumpul. Kaya, iba-ibang mga tao yan, may dadaan dyan eh. Kasi ang aming kumpang, along EDSA ang entrada. Kaya, minsan-minsan eh, nakikipagkwentuhan din ako. At marami talaga, minsan nga, meron ba sila yung card na may tatlong bilog? Pagka nabigyan ka ng 500 piso, merong, paano yung ticket na bubus dati? Bubutasan yun. Kaya yung susunod na bigay, may tatlo, may dalawa ka pang natitirang butas. So, yun yun. Ah, eh, ang mga tao natin nagagamit eh. Eh, yung kahirapan, no? Hindi natin masisi kung minsan, yung pangailangan sa araw na yun, kailangan nila. Kahit papano, medyo kumita. Sabi nga nung iba eh, eh, mabuti na to, kumita kami ng konti. Dahil, panuli, pare-parehong magnanakaw yan eh. Eh, ngayon, binibigyan namin kayo ng alternative na hindi magnanakaw, sumok na eh. Ayaw kumuha ng 4 barrel. 12 taon, hindi kumuha ng 4 barrel. 12 taon sa 200 million. Eh, 12 taon times 12. O di ilang buwan yun. Ano na? Time, o nga pala, yearly nga pala yun. So, 200 million times 12. Diba? 12 years na hindi mo kuha. Ayaw tumanggap ng reward doon sa mga na-elitest sa kidnapper. Eh, ano pang hinahanap nyo? Bakit nga ba ayaw kay Ping Lacson? Eh, ang unang-unang pangako ni Ping Lacson eh, sa unang tatlong buwan ko sa gobyerno, kung ako mahal ng Pangulo, ay liliumpisahan ko ng linisin ang gobyerno. O, eh, sino ang natatakot? Eh, bakit ayaw ng mga congressman, senador na iba na siya ang suportahan. Eh, aalisin ba naman yung pork barrel mo eh? Aalisan ka ng pork barrel? Eh, ba't yun eh? Bakit mo ikakampanya? Eh, kaya nga kung mga kandidatong senador o congressman eh, dahil may pork barrel, alisin mo yung pork barrel na yan. Tingnan natin kung may katatakbo. Kung may tatakbo pa senador o congressman. Wala na silang kukunan noong kalong, kundi sweldo na lang nila eh. O siguro, kahit pa paano, makakabuha sila doon sa mga, yung mga naglalabi. Alam niyo, yung iba sa atin, hindi alam ito eh. Yung may mga pressure group, oligarch, maglalabi yan, ito ang gawin batas. Ito ang gawin batas. Yan, may kita na naman si congressman yan. Tapos eh, yung isang tumatakbo ng congressman, busy sa mga eh. At tumatakbo ng senador, dati siya congressman. Oh, pinagmamalaki niya eh. Ay, napasara ko, ABS-CBN ako. Pagbumukha niya, kakabwisi talaga. Anyway, eh, yun ho ang sinasabi ko. Huwag tayong paghamit. Kailangan nating mag-design, may baba. Kung hindi tayo mag-design na maayos, ay wala, pababa pa. Pasama ang politika sa Pilipinas.
Sino ang mga kikita natin? Ang mga teachers natin ay produkto na ng masamang kultura. Meron siguro mga idealistic pa rin, pero sinasabi ko na sila ay produkto ng masamang kultura natin. So, kailangan na ang ating isipin, pagpunta natin doon sa presinto, ang ating mga anak, ang ating mga apo, at ang mga susunod sa kanila. Itong pagpili natin ng Pangulo ngayon ay hindi lamang para sa 6 na taong siya ay mamumuno. Siya ang magpupula ng buto para sa mga susunod pang magiging Pangulo upang umunlad at bumuti ang pamamalakad ng ating pamahalaan. Okay. Yun siguro ang dapat natin isipin lagi. Kahapon po ay nagkaroon ng paglagda ang mga retired military officials. Marami sa kanila ang graduate ng Philippine Military Academy na nag-express o nagpahayag ng pagsuporta kay Senador Ping Lacson bilang Pangulo ng Pilipinas. Akala po ng marami ay walang gumagalaw. At meron ba nagsasabi na si dating Mayor Lito Chesa ay pinag-withdraw si Senador Ping Lacson. Hindi nyo alam na marami po ang gumagalaw sa ibaba. Akala ninyo yung mga survey. Kahit nung una, napansin po namin yan eh, yung survey, eh kung bakit hindi siya sinasama doon sa mga itinatanong. Pero kung malalaman niya, napakarami pong Lacson, Soto support group na kumikilo sa ibaba, hindi maingay. Pero kahapon ay lumabas yung mga opisyal, dati opisyal ng militar, ng Philippine National Police, at kasama yung ibang mga civilian supporters doon sa paglagda ng manifesto of support para kay Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto dyan po sa RIRAS 2 building, Building 2 sa Asyana. At napakaganda po ng naghahanap na okasyon na doon po si Attorney Kim Hinares. Si Attorney Kim Hinares ay dating BIR commissioner natin at siya ay namumuno sa kampanya ng Senador Ping Lacson sa paniniwala niya na ito ang isang very honest na official na ating bansa. Okay, at doon nandoon din ang mga ilang si dating Secretary L.C. Orillo, si Congressman Romy Acob ng Antipolo, at marami pang si dating Undersecretary Noe Ascueta ng Department of Defense, si dating Secretary of National Defense na si Orly Mercado. Nandun po sila nagpahayag na kanilang suporta dito sa ating Senator Ping Lacson. So, hopefully, ang ating mga babayan, kung kayo ay nag-aalig lang pa, at sinasabi niyong si Senator Ping Lacson ang pinaka-qualified, pero dahil medyo porsyonada nyo yung ibang kandidato, eh, doon kayo sa most qualified na sinasabi nyo. At lagi nyo sinasabi, siya ang aking number two choice. Pero huwag nyo na siya ang gawin number two. Gawin nyo na siya number one. Okay? At binabati ko po itong mga nanonood. Si Kunjing Castro sa New York. Si Felisa Maridira. Si Carling Bernardo, dito na siguro ito, magpapakain siya bukas. Galing sa Hawaii. At ito po si Carling ay naging isang Pinoy na opisyal ng US Navy na nandoon sa submarino na nagbabantay sa ating karagatan. At ayaw niyang ikwento kung ano kanilang ginagawa dahil sikreto ang operasyon ng US Navy submarines. No? Pero naikwento niya sa akin yung ibang kwento. Si Flor Chavez Cruz. Oh, nandito rin si Alex
Si General Alex Yato, dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Narito rin ang aking, aking kaibigan, si Konsehal Jonix Dionisio. Ito po ay isang magaling na konsehal niya, naging city administrator din ito ng Manila. Si Joe Yalisan, class 71, at si Romy Apo, nanonood. Ang aking bista na si Virgilio Dulio, si Gloria Pareña, no? Na ito kasama siguro yung aking si Pare Bagusay, kumantay masyado dito. Sino ba ito? Si Edro PC, no? Butsugo, Edro PC, Asterio, mga pinabalita ng mga LG Colin. Si dating DTI Undersecretary Federico Luchico Jr. Ito yung kababayan ko sa Nabotas. Marami mo kami sa Nabotas na nagtrabaho sa gobyerno. Of course, nandito si Claro Roni. Lahat kayo binabati ko at yung mga tao na kasama sa mga Luxor, SOT o support group, mabuhay po kayong lahat. At bago lahat, at bago magtapos, ito po muna, alalahin po lagi natin itong ating kinapanta na sa mga eskwelahan. Pakipakir. Ah, ito pala. Kasi yung aking kamay medyo pasmado na eh. Okay? Hanggang sa muli po. Binabati ko po si General Salvador Mison. Sir, presensya pa na. Pinapalitan ko sana yung logo eh. Pero hindi pa ako marunong magpalit. Di ba kasi yung kumuha ito eh. Ito po ang si General Mison, ang isa sa pinaka-idealistic na general. Naging Commissioner of Customs. At isa sa mga lumaban at nagtanggol na ang ito kaya pa noong panahon ng Muslim Rebellion. Marami po ito ito, pero sa privado lamang. Siya po ay chairman din ng Philippine Military Academy Lunay Association. Para sa lahat.